sinime ito. Kalaking pang aking pangako. Kalaking pang aking pangako. Na ako'y magiging matapat na asawa. Na ako'y magiging matapat na asawa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sister Monica, isa po ang sinisingin ito kay Brother Paul at sabihin mo ang aking sasabihin. Sa singsing na ito, kalaki pang aking pangako, na ako'y magiging matapat na asawa, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, this time po, meron pa silang ilang mga symbols na ipapaliwanag po ng ating moderator kung ano po yung mga ibig sabihin ko nito. The symbolism of the unity candle. The two candles represent your distinct lives. As they lit the bigger candle, your two lives will illumine as one. One light with one purpose, to shine for the Lord in this darkened world. Your unified testimonies will radiate so that others may see that light which is in you. Pwede bigyan natin ng upuan ng ating ikinakasal at
magkakaroon po tayo ng sign or contract. Pero bago po natin iyan tirmahan, ay gusto ko po muna na i-recognize at patayuin yung lahat po ng ating mga sponsors. Kung maaari po, tayo po yung ating mga sponsors, yung lahat po ng mga ninong at ninang na napili po ni Brother Paul at ni Sister Maricar. Almost karamihan po, almost lahat ng mga sponsors ay may mga asawa na rin. Alam natin sa lahat po ng mga sponsors na ang Diablo anytime gagawa talaga yan para ang pamilya ay sirain. Kaya mahalaga po yung ating guidance, prayer sa ating mga ibinakasal. Kasi pag dumating yung time na nagkaroon sila ng krisis sa buhay, meron silang problema sa kanilang relasyon, sa finances, sa family, at kamisan iba ang mga mag-asawa po na tatampuhan, and then pupunta sa kaibigan at kasama mo dyan, pupunta sa mga ninong at ninang. Alam nyo, ngayon nga po ito, ako ay sobra po yung pasasalamat ko na kayo ang inuwa nilang mga ninong at ninang. Kasi alam ko na pag gusto nilang maghiwalay, kailanman ay hindi nyo sila papayuhan na maghiwalay. Wala ba tayong inan dyan? Kaya, kasi alam nyo, minsan may mga mag-asawa po na pag nagdating ng krisis, pupunta sa ninong-ninang at minsan yung ninong at ninang ang ipapayo, maraming babae dyan, maraming lalaki dyan, palitan mo na yan. O kaya, hiwalayan mo na yan. Salamat po na hindi kayo ganun ng payo. Sabi na iba, positive lang yata yun. Pero alam nyo, ako po eh, kaya naniniwala ko na kayo po ang ginawa mga sponsors dahil tunay na matutulungan natin sila. Kasi kasama rin po ako sa sponsor eh. At kaya nga po, this time, ay samahan nyo ako na sila may panalangin at kayo ay manalangin din ng kaintim para sa mag-asawang ito bago po tayo magkaroon ng signing of contract. Panginoon namin Diyos, nasa langit, alam namin na darating ang pagsubok sa buhay ni Brother Paul at Sister Maricar. Pero salamat Panginoon na sabi nga ang pinagsama mo ay hindi dapat paghiwalay ng tao. Tulungan mo sila Lord, bigyan mo sila ng wisdom, ng karakasan. Higit sa lahat Lord, laging maging maayos ang kanilang relasyon po sa inyo. Dahil kapag maayos ang relasyon namin sa inyo Panginoon, ay magiging maayos din ang relasyon namin sa bawat isa. At inilig Lord na pagpalain mo ang bagong pamilya ito na maitataguyod Panginoon ayon sa turo araw ng iyong mga salita. Salamat din Lord sa kanilang mga sponsors na nandun po ang kanilang all-out support at panalangin din para sa kanilang maayos na pagsasama. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kaya magpuna po tayo at pwede kayong upo po muna para po sa Samari Card at magagawa tayo ng sinayong pangalan. Sa ilis
patuloy po yung sign of contract, ay alam nyo sa ganito pong mga kasalan, isang eksena po ang nanapanggandang marinig ay yung kung paano nagpapasalamat yung mga ikinakasal sa kanilang mga magulang. Minsan alam nyo, may mga anak po na pagkatapos alagaan, pag-aralin, asikasuhin, ay minsan na nire-regret po nila yung kanilang payments. At kaya sa ganitong pagkakataon ay magkakaroon po tayo ng tribute to parents at ang mga ikinakasal po natin ay nice lang personal magpasalamat sa kanilang mga magulang.